Bibi mo at ang Bibi ko. I love you. Love you, pare. Bibi! Gandang gabi, Bibi. Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na Bibi Time tungkol sa usaping pera ninyong mag-jowa o mag-asawa. Yon. Sa panahon ngayon, mga yes friend kong Bibi, kayo rin bang mag-jowa yung tipo na nag-aagawan na sa babayaran tuwing may date kayong dalawa? Diba? Yung tipong, ako na to. Sige na, ako na, huwag mo nilabas yung wallet mo. Sige na, ako na, huwag ka na mahiya, makapalaman mukha mo. Yung mga tipong gano'n. Or kayo yung traditional mag-jowa na kung sino yung lalaki, siya yung magbabayad. Eh paano kung same-sex couple kayo? Diba? Oh, edi fair. Diba? Perks of being in a same-sex relationship. Walang kailangang magturuan kasi parehas kayong lalaki or parehas kayong babae. Diba? Ang galing, amazing. Well, alam niyo naman mga yes friend kong Bibi, choice niyo naman yan eh. Diba? Depende yan sa agreement ninyong dalawa. Kayo yung magjowa kaya dapat na pag-uusapan niyo yan. Pero minsan kasi, lalo na kapag bago pa kayo, bago pa yung relationship ninyo at wala pa kayo sa ganyang estado or punto ng usapan, medyo nakakahiya nga naman, di ba, na i-discuss or i-open up yung ganitong klase ng topic. Di ba, ang awkward sabihin na, babe, ikaw magbabayad ah. Babe, sagot mo yung balon sa mansari natin ah. First mansari pa lang, di ba, nagtuturoan na agad. Wala man lang build up, wala man lang pabida, pabibo na, oh sige ako na magbabayad nito, kaya ko na to, di ba. Wala man lang ganon-ganon, talagang turuan agad. Well, yung ganitong klase kasi ng deal na kung sino ang madalas nagagastos. Well, parehas naman talaga dapat kayong mapapagastos, pero kung sino yung mas, di ba? Ito yung pinag-uusapan natin. Kung sino yung mas gagastos, kung sino yung mas maglalabas ng kaperahan. Well, in fairness naman sa generation natin ngayon, no? Well, nakikin natin. O bakit? Gen Z ako, oh. In fairness sa generation namin ngayon, na mga Gen Z or mga millennials, sige, sakupin na rin natin sila, wala na masyado yung traditional na pinapa-shoulder lahat or halos lahat sa lalaki. Kasi kawawa naman kami, hello. Kami lang ba yung magde-date? Kami lang ba? Ako lang ba yung kakain? Ikaw rin kakain ka rin naman ah. Kami lang ba yung may trabaho? Parehas naman tayong may work, bakit ako lang magagastos? Diba? Si B-Boy talaga medyo mautak din. Oo, kasi in fairness with other girls nowadays, they sometimes offer na rin to pay for the bills. And most of the time pa nga, they insist na hindi, hindi porket lalaki ka, ikaw lang yung magbabayad. Hello, tingin mo sa akin walang kwenta? Ganun talaga. Diba? They insist na magbabayad din sila. Para naman kahit papaano, eh, meron din talaga silang ambag at pinapatunayan nila na capable din talaga silang pumasok sa isang relasyon. Yan, diba? Or, yung iba naman, and ang technique is salitan. Alternate, kumbaga, ikaw gagastos last month, sari. O, tapos, sa anniversary natin, ako naman. Which is practical and fair. Diba? Nahatian. Pero parang mas marami yung monthsary kaysa sa anniversary. Parang mas lugi pa rin. Si B-Boy hindi papatalo, no? Pero kasi pag anniversary naman, mas bigati naman din yung gastusan. Kaya okay na rin yun. O sige, ikaw na lang sa anniversary, ako sa monthsary. Meron tuloy akong monthly, ano, monthly na, na ano ba ito, responsibilidad sa'yo. Nakakainis. Diba? Or meron din naman yung mga... kung sino yung nagyaya ng date yan. Siya ang taya. Pwede rin naman, di ba? Kung sinong nagsabi na, labas tayo ganito. O, sige, ikaw, niyaya mo ko. Wala akong pera ngayon. Ikaw bahala. Di ba? Ganun. Maganda rin yun. Kaya maganda sa isang relasyon yun na i-establish natin yung mga ganitong deals. Di ba? Para hindi, or naiiwasan natin yung conflicts, yung awa, yung gulo, naiisipin at magtuturoan kung sino ba dapat yung ganito, kung sino ba dapat yung ganyan. Di ba? Pero, mga yes friend kong Bibi, paalala lang din, no, na
ang reality ng isang buhay ng may karelasyon, hindi naman kayong mananatili sa ganyang sitwasyon. I mean, darating at darating yung punto sa buhay ninyo, lalo na kapag pinili nyo ng maging mag-asawa, na mas dadami at mas bibigat yung mga gastusin nyo, especially kapag nagkaanak na kayo. Yan, 'di ba? Mas lalalim yung mga gastusin kasi kung noon kayong dalawa lang yung iisipin niyo, yung date niyo lang yung pagpoproblemahin ninyo, yung paggagastosan ninyo, well, iba na kapag may pamilya na kayo. Hindi titigil yung gastusan ninyong magjowa sa bills ng date, sa expenses na ginagastos nyo, sa mga props and cakes kapag monster yung mga tarpaulin na ginagamit ninyo. Ganyan, hindi titigil yan dyan. Mas lalalim pa yan, kaya dapat handa kayong dalawa and make sure na yung partner mo is cooperative and open-minded enough to understand na hindi na lang sarili niya yung paglalaanan niya. Kasi darating at darating kayo sa oras na responsibilidad nyo na yung isa't isa. Cargo nyo na yung isa't isa. Kaya dapat hindi kayo maging pabaya at maramot kasi, hello, dapat tulungan yan. Sobrang mahalagang mahalaga yung tulungan sa isang relationship. So, ano yung gagawin mo? Halimbawa, nag-date kayo ng jowa mo, tapos ang natira na lang sa wallet mo, 13 pesos. Tapos ang natira na lang sa wallet niya, beep card. Oh, tapos sasakay kayo ng jeep. Paano yan? Di ba? Papabayaan mo siya? Iiwanan mo siya? Ikaw sasakay ka ng jeep, tapos siya maglalakad, ganon? Di ba? Pag ganun, break na tayo. Sige, sasakay tayo, sabay tayong uwi, pero bukas break na tayo. Pinabayaan mo ko. Di ba dapat ganun, tulungan? Tulungan kayo ko. Di, sabihin na natin kung wala ka ngayon. Well, kung hindi kita kayang tulungan, sabay tayong wala. Pero gagawa at gagawa tayo dapat ng paraan para magkaroon tayo. Hindi tayo titigil sa pagiging wala. Dapat meron pa rin diskarte. Di ba? Kasi isipin mo, what if ikaw palang pinagdadamutan na niya? What more? Kapag nagkaroon na kayo ng pamilya, baka pati anak nyo tipirin niya, di ba? Pati anak nyo madamay sa pagtitipid niya ng sobra, sa pagmamaramot niya na kahit meron naman siyang pera na ilalabas, hindi niya yun ilalabas kasi nagdadamot siya, nagtitipid siya. Kasi gusto niya, sabay kayong dalawa nagagastos. What if ganun, di ba? Nakakatakot yun. Isipin mo, yung anak mo ang gatas mikmik. Di ba, isipin mo, ang gatas ng anak mo, yung sabaw ng bigas, yung sabaw ng kanin na sinasaing. Ayaw mo naman ng ganun, di ba? Kawawa naman yung bata. At yes, friend, mahalagang mahalaga rin na, ito, mahalagang mahalagang paalala to, no? That you must be financially ready, capable, and stable before settling into a relationship. Huwag kang magpo-propose kung alam mong hindi ka pa totally ready magpakasal at magpamilya. Kaya yung mga nakababata dyan, yan, yung mga teenagers, yung mga minors, yung mga nag-aaral pa, yung mga high school, senior high school, college, yung mga nakadepende pa sa mga magulang nila, kailangan yung maintindihan na hindi pa yan ang oras para makipagtsugtsugan kayo, tapos pag nagkaanak, iaasa nyo sa magulang ninyo. Ganon. Hindi ganon yon, ha? Ikaw, papaluin ka. Diba? Kasi hindi mo kailangan or hindi mo pwedeng iasa ng iasa yung responsibilidad na pinasok mo sa mga magulang mo at hindi habang buhay nandyan sila. Kaya mahalagang mahalaga na dapat ready ka na. Kurutin mo nga ng nail cutter sa ano, sabi ni Kuya Juso, huwag makirot. Kainis. Diba? Sobrang important issues nun na dapat ready na kayong mag-asawa or mag-zowa. Kung talagang yun na yung usapan ninyo, kung talagang doon na kayo papunta. At hindi rin sapat yung tinatawag yung pagmamahalan na hindi na baling wala kayong pera basta nagmamahalan kayo. Hindi na yun uso, yes, friend. Tigil nyo na yan, kalimutan nyo na yun. Huwag nyong ipilit yung ganong idea. Pagmamahal mo lang siya, partner, kasi kahit hindi ako kumakain, basta nakikita kita, busog na ako. Kahit wala akong pera, feeling ko ang yaman-yaman kapag kapiling kita. Ay, itigil mo yan, oy! Hindi ka mabubusog dyan sa pagmamahal na tinatawag mo. Hindi ka mapagsha-shopping yan. Hindi ka mabibigyan yan ng magandang tirahan. E bumula yung bibig, di ba? At sabay kayong namatay ng gutom. Oh, isipin mo yun. Di ba? Kaya dapat gawin yung inspirasyon yung isa't isa para magkaroon pa ng maraming pera. Walang masama doon, di ba? Kung maghahangad ka ng maraming pera, it's okay. For the better future with the person you love. Parehas kayong aangat. Parehas kayong yayaman. Sabay kayong magpayaman.
Tapos kapag mayaman na kayo, ay, huwag nyo naman akong kalimutan. Ako yun yung nagpayo sa inyo. Credits naman dyan, kahit jikas-jikas na lang. Ay, nakawala na miss, yes friend kong BB. Ang dami ko nang sinabi, no? Sana may natandaan ka doon. Pero bago matapos ang araw na to, it's 11:41. Gusto ko lang magpahabol ng isang pabate, ng isang masagana at magarbong pag-awit ng happy birthday. Sa aking kaibigan, sa aking one and only true friend. Oh, grabe. Baka mag-sellis yung mga iba kong mga kaibigan, sabihin hindi sila true. Ang aking friendship na si Junelle Ivy Valenciano. Ito, nasaksihan ko talaga yung ano eh, yung pagyaman nitong taong to. Eh, dati nung estudyante kami, kwek-kwek lang, sapat na. Tapos ngayon, pa-waffle-waffle na siya. Ganon. Happy birthday sa'yo, Janelle. Alam ko naman na mayaman na kayo ng jowa mo. Kaya sana, one of these days, dumalaw kayo dito na may dalang cheque para sa akin. Kapal na mukha ni B-Boy. At pahabol na pabati rin sa driver ng ating DJ na si DJ Ganda Wanda na si Kuya Alex. Kuya Alex, happy birthday. Sorry, nakita kita kagabi tas di kita nabati. Hinihintay ko kasi yung Shanghai, wala kasing inabot kaya hindi mo na kita binati. Takaw yun. Well, anyways, yes, friend kong BB, tatlong oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mua mua. 101.1 Yes FM.